Hey yo, what's up? Quick comparison tayo ng pigment ink versus dye ink sa ID. Yan, gagawa tayo ng ID or cards pang PVC ID. Yan. Una, magpiprint lang tayo. Same setting siya. Yung isang side ay print natin gamit ng pigment ink. Tapos yung isa ay dye ink. Ngayon, ikakat lang natin siya ng mabilis. Tapos ipiprint natin siya. Tuturo ko na rin kung paano maggawa ng ID. Yan. Sa mga gusto mag-business ng ID making or mga customized na ATM cards. Yan, mga ano yung gagamitin natin, mga ito kailangan natin to. Ang ating paper cutter. Cuff ang gamit ko pero pwede kayong gumamit ng mas matibay, mas heavy duty. Yan. Magpiprint out tayo, tapos ikakat lang. Ito yung front and back ng ating ID. Ngayon, kailangan lang natin siyang itupi. Siguraduhin nyo lang na may tupi, tapos yung sa layout niya ay may spacing. Mas maganda na yung ganitong itutupi nyo kaysa yung hahati-hatiin nyo. Sunod ay kumuha lang kayo ng PVC card. Tapos, gupiti, pwede nyo siyang ikat na malapit sa size ng ID. Manually, ika-cut or gagamit ka ng die cutter. Yung die cutter ang size na automatic size siya ng ATM card. Tatanggalin nyo lang yung plastic sa ating PVC sheet. Yan. A4 size to pero retaso na lang gagamitin natin. Papakita ko sa inyo ang gagamitin natin para sa comparison ng die at saka pigment ink. Back to back yung kanyang clear na plastic, tapos iwasan nyo lang na matouch yung surface ng ating PVC kasi yung mga oil sa kamay at saka dirt ay pwedeng kumapit doon. Ngayon, dahil yung tinupi natin na papel kanina, ilalagay natin siya ng paganito. Kahit saan yan, back maalin kasi front and back naman yan. Dapat sa pagle-layout nyo pa lang ay pantay na siya. Tapos ipipress nyo lang siya. Medyo may konting lagkit siya kaya kakapit siya ng ayos. Hagod-hagodin nyo lang. Tapos para sa manual cutting, kung customized name tag para sa mga estudyante, maraming nagpagawa sa amin ngayon ito. Mga name tags ng kanilang mga anak. Gagamitin nyo lang ay tatapat nyo lang siya dun sa cutter. Yan. Cut nyo lang kung anong size nung name tag. Ngayon ay hindi natin masyadong kailangan i-align kasi para sa comparison tayo ng dye at pigment ink. Pagkatapos naman, gagamit tayo ng hot laminator na naka-hot setting siya. Tapos saset natin siya sa 180 to 200 degrees. Tapos ay ulit-ulitin nyo ng 4 sides, yung kanyang 4 sides. Flip nyo lang, tapos isa lang nyo ulit ng pakabila. Yan, yun lang. Ito ang isa pang tip kung gumagamit kayo ng ganitong cutter. Tapos tingin nyo ay parang pumipitik yung papel or nakakain, sumasabit pag manipis na yung cut. Gamit kayo ng ruler, tapos i-press nyo para maganda yung kagat. Kung parang sumasabit na siya. Madali lang yan. Sa ibang video, kung makikita nyo sa iba namin video, meron tayong die cutter mismo na ATM size na. Panggawa din yun ng ref magnet. Halos magkakasize lang yun, depende na sa gusto nyo gawin. Ito, magiging mabenta to sa mga estudyante. Panglagay nila sa ID. Or bag tags, name tags. Ganyan lang kadali mag-cut nyan, manually. Depende kung ano gusto nyong shape, size. Tatapat nyo lang yan, tapos talagyan nyo lang ng depende sa pattern. Para naman sa butas, ito, nakat na natin. After makat, gagamit na tayo ng ating 3-in-1 heavy duty na puncher. Meron siyang tatlong klase ng butas niya, ay corner radius,
hole at saka yung slatted. Ngayon, sa corner radius, tatapat nyo lang siya dun sa indicator line. Tapos, ipapunch nyo lang. Meron tayong separate video para sa review ng ating puncher. Panoorin nyo na lang din. Tapos, ito naman yung edge niya, pang radius sa edge. Pag matalas, delikado. Ulitin lang natin hanggang sa makuha na natin yung radius sa apat na corner. Na. Tapos naman ay lagay natin siya sa slot. Makita nyo yung itim na stopper, pang press niya ay yun yung in-adjust ko doon. Ngayon ay pwede naman natin siyang sukatan ng ayos or itong ruler niya pwede nyo siyang bunutin tapos ilagay nyo sa kabila para makuha nyo yung center. Pero ngayon dahil sample lang to, dali lang natin siyang i-align. Papunch na natin at yun ang yung kanyang slotted pang ID, PVC ID o kaya PVC customized na tags. At yan ay tapos na natin butasan ang slot, tapos na yung ginawa tayong hole sample. Pero ngayon tanggalin na natin. Para matanggal to, ang technique lang ay lagyan nyo ng tape, tanggalin nyo lang, ilahin nyo lang, tanggalin yung kanyang plastic cover. Pero pag may customer na nag-order sa inyo, huwag nyo muna tatanggalin yung tape. Huwag nyo muna tatanggalin yung white na ano niya, cover. Kasi mas baka bago nyo ma-deliver ay magasgas na lang magasgas. Although ano naman siya, medyo scratch proof naman. At ano, mas maganda pa rin yung sila mismo ang mag-unsheet niyan, magtatanggal niyan. Napansin nyo ba yung difference ng color? Sige, tanggalin muna natin lahat. Okay, ito na yung comparison. Yung nasa left side at medyo maganda yung kulay, yung dye. Yung nasa right side na medyo malabo, medyo light, ayun yung pigment. Ngayon, ang marerecommend natin talaga pag mga PVC, pang matagalan ay pigment. Pero kung gusto nyo maging kasing ganda ng kulay, buhay na buhay kasi yung dye. Ang problema sa dye ay hindi siya ganun tumatagal. Mabilis siyang matanggal sa PVC. Kumbaga kumukupas agad siya. Unlike nung pigment, light siya pero meron tayong tricks na ginagawa. Ituturo ko yun sa ibang video. Pero simple lang yung tricks na yun. Sabihin ko na din ano yun. Adjust lang ng color correction. Kung Photoshop ang gamit nyo or iba. Adjust lang yung darkness. Yan. Para medyo mag-dark. Makikita nyo, medyo dark green dito sa dye ink at light green dito sa pigment ink. Pero the best pa rin ang pigment. Tapos, i-adjust nyo lang yung setting. Makukuha nyo rin yung kulay na kagaya ng nasa dye at mas matibay. Yun lang ang ating mabilis na tutorial. Sana ay nagustuhan nyo. Follow at subscribe kayo. I-like nyo na rin at i-share para makita nyo yung iba pa nating tutorial sa susunod na video. Mag-discuss pa tayo ng more on printing at mga iba pang pang business. A peace!